Ito tunog eh. Ayan, narinig nyo ba yung busina natin? Nagkabit na ako ng Bosch FC to na dual horn. So yun din yung gamit ko kay Honda Beat at kay Honda Click. Kaya yun ang kinabit ko kay ADV kasi tested ko na yung quality nyan. Yun, ilang taon na yun na nakakabit sa dalawa kong motor. Diba, hanggang ngayon di pa na nagkakaproblema. Noong isang araw ko yata kinabit kasabay ng pagkakabit ko na MDL, pinagsabay ko na yung dalawa. Pero ito yung mauunang vlog, tapos next yung MDL. So pakita ko rin sa inyo yung kung paano ko binaklas yung fairings. Ito, itong part na to, tsaka ito ang gilid. Naupuan, tinanggal ko din eh. Kailangan kasi tanggalin yung upuan para may access tayo sa battery or dun sa side fairings. Para kung sakali na gusto nyo mag DIY na kayo magkakabit mismo, alam nyo kung paano or may guide kayo. Pakita ko muna sa inyo yung installation process ng Bosch FC2 dual horn. Baklasin na natin yung fairings ni ADV. Babaklasin lang natin dito itong part na to sa itong sa gilid. So try natin mabaklas yung nasa gilid na yun nang hindi tinatanggal yung upuan. Iskate natin, may clip kasi yun sa loob eh. Dalawang clip, 5mm na Allen key. Gamit kayo ng ganito, yung fairings na remover. Ayan, tanggalin din natin yan. Ito, mahirap talaga siyang tanggalin. Hindi siya obra. May clip kasi dito yung dalawa. Na ganito din ang itsura. Ayan, pwede mo siyang bukahin. Kaya mahirap siyang dukutin eh. Hindi ko makita yung clip dito. So, tanggalin talaga natin yung upuan.
Ito yung sinasabi kong clip. Ito. Push clip. Mahirap i-access. So, alam, tanggalin talaga yung upuan. Dahil lang naman tanggalin yung upuan. Kayang-kaya naman. Yan, dalawang push clip. Pwede natin matanggal ngayon to. Ito. Yung part na to. Yan, may access na tayo sa battery. Ito yung battery. Nalipadaanan yung wirings. Ito nilalagay yung wirings nya. Yan, banda dito. Pero dito, dito yung mga relay. Basta yung part na hindi siya mababasa. Ito yung install nating dual horn kay ADV. Yan, FC2 na Bosch disc compact. Ito rin yung gamit ko kay Beach at kay Click. Kaya ito na yung binili ko kasi nga trusted ko na or tested ko na na matibay. Yung kasama niya Bosch relay na 30 amps. Yan. SPST connector para sa relay, pero hindi na natin gagamitin to. Mas gusto ko kasi nakahinang. Tapos inline fuse meron din. Kasama din tong fuse eh. Pero hindi natin gagamitin to kasi meron na akong inline fuse. Ito yung kasama niyang fuse, 15 amperes. 15 amperes yan. So, sakto to kasi may MDL ako. Ang required nun is 5 amperes. Tapos ito namang dual horn natin, ang required is 10 amperes. So, dahil dalawa yung linya ko ng sa positive ng battery, which is itong inline fuse, sakto yung 15 amperes. Ito siya, ginawa ko na. 16 gauge na inline fuse. Papunta to sa battery. Ayan, nilagyan ko siya ng ring terminal, nakahinang, naka-shrink tube. So, ito ang kasama nito ay 10 amperes. So, papalitan na natin ito. Natin na 15 amperes. Nakasot lang natin dyan, 15 amps na fuse. Tapos, sarap na natin. Tingilin niya natin ang positive. Tapos, ito mismo yung busina. Ayan, high and low to na Bosch. Disc horn siya. Ang tulog nito parang sa mga sedan na kotse. Ayan, may nakalagay yan. High. Itong isa, low. Meron din siyang kasamang mga terminal para dito. So, ito, hininang ko na. Ito yung gagamitin kong linya. Ayan, ayan siya. Pahinang na rin yan. Tapos, tagyan ko rin yan ng shrink tube. May shrink tube yan na abang. Ayan o. Hindi natin kakabit yan. Pwede nyo rin ihinang to, pero ako mas prefer ko na ganito. O, depende na sa inyo kung anong preference nyo. Pwede nyo ihinang, pwede yung ganyan lang. Para tatanggal siya. So, apat yan. Natin lalagay sa mga terminals ng dalawang busina natin. Ito pala ay 105 to 118 decibels ang lakas nya. Yan na yun yung amp requirement nya. 4 amps times 2, so 8 amperes ang lalagay mong fuse. Pero dahil nga, ganunang akong 8 amperes, 10 na lang. Tapos plus 5 yung sa MDL, so 15. So, pakita ko muna sa inyo yung diagram ng pagkakabit ng dual horn with relay. Tapos after nun, setup natin to kay ADV. Yung positioning niya. Ayan yung diagram natin. Ito yung dalawang busina. Yung representation niya. Tingnan niyo yung relay. Tapos ito yung sa stock horn natin. Meron niya kasing dalawang wires. Yan ang gagamitin natin as trigger ng relay. Tapos ito yung supply natin or yung battery. So una natin yung kakabit dyan. So number 30 ng relay. Papunta yan sa positive ng battery. Tapos dadaan yan sa fuse box or inline fuse. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Yan. Papunta yan sa number 30 ng relay. Yan. Tapos itong dalawang busina natin. Wala yung polarity ha. Pwede kasamahin natin yung dalawa dyan kahit alin. Basta magkasama. Yan. Wala siyang polarity. Tapos kakabit natin yung isa dyan sa number 87 ng relay. Kasi yung isang side, kahit alin dyan, wala ang polarity.
punta sa negative or sa negative ng battery or body ground. Yung sa akin kasi meron na akong linya sa na nakarekta sa negative ng battery. So doon natin kakabit to. Tapos yung 85 at 86 ayan yung trigger ng relay. Yung isa sa negative or body ground. Ah, mali pala, nalito ako. Itong 85 at 86 dito sa galing sa stock horn. Yan, yun ay kakabit natin dito. Wala ring polarity. So ito, either kahit alin doon sa dalawang tinanggal natin sa stock horn na dalawang wires. Yun ay kakabit natin dito sa 85 at 86. Yun yung magiging trigger para pag binusina natin, papasukan niya ng positive, magpapower up yung coil dito, magkakaroon ng connection tong 30 sa 87, kaya magkakaroon ng power yung busina natin. Kaya siya tutunog. Yan, nagkamali lang tayo ba? Wala to. Nalito ako eh. Ito yung stock horn natin, tanggalin na natin to. Dapat yung terminals. Ito kahit magkabaligtad, okay lang. Wala tong polarity. Ang higpit! Yun. Sagay natin to, 12mm to. Ito yung stock horn natin. Maliit lang siya, no? Ang gagawin natin dyan, gaya ng ginawa kay Click, same placement lang din. Ayan, dito. Dito. Tapos dito siya. Siguro, i-bend ko na lang ng konti kung hindi siya pasok. Pero ang laki ng space dito na ADV, kaya tingin ko saktong-sakto lang to dito. O, kailangan natin i-bend. Pero ganyan ang magiging pwesto niya. Discarte ako muna ng pagbe-bend to. Ganyan magiging pwesto niya, isa sa taas, isa nandito. So medyo binend ko lang ng konti para hindi tumatama sa fairings dito. Tapos salpak na lang natin yung mga terminal dito. So balutan pa natin ng electrical tape. Yan, mamaya. Ito na yung relay natin. Hininan ko na yung dalawang papunta sa dual horn. Tag-isa, yan tag-isa. 87 tsaka 87A. Kasi ito yung papuntang battery, 30. 85 at 86 ang ikakabit natin doon yung stock na horn wires. Ito, ang dalawang to. Ang shrink tube ko pa to. Yan, para selyado. Tapos saka ako siya lagyan ng electrical tape pa. Yan, nabalutan ko na ng electrical tape tong sa relay natin, yung tatlong wires. Ito, balutan ko na rin. Ito, papuntang negative to. Kabilang side nung dual horn. Yan, okay, ni-harness natin ng dual horn. So ito yung negative niya, yung kabilang side ng tag-isang dual horn. So ito yung positive, galing 30 ng relay. Stock horn wires, 85-86 na kabit. 87 tsaka 87A, papunta yan dito sa tag-isang side nito. Yan, so kabit na lang natin itong positive at negative. Ito yung linya natin ng positive, yan ito. So ito naman yung negative, papunta sa negative ng battery. Para mapadaan nyo yan dito sa battery, kailangan nyo tanggalin itong fuse box muna. May tornilyo yan dito. Tapos ito, pipindutin nyo lang ito pababa. Ito, ito. Press nyo dito pababa para mahila nyo siya. Dalawa yan. Dito yung nakasuot eh. Yan dito. So kaya ko tinanggal yan para mapadaan ko itong mga wire doon sa butas. May butas yan doon. Yan dito. Ang lusot nyan ay dito. Yan dito yung lusot nya. Yan lang kasi nakita kong butas na pwedeng padaanan dito sa galing sa battery. Sa box ng battery. Ayan yung linya natin. So balik na rin natin to. Ayan, medyo nice ko lang yung pwesto ng wire. Ayan. So balik natin itong tornilyo. Ito yung sa negative natin. Tapos namaya na yung positive. Pag naayos na natin yung lahat ng wirings. Yan, nakapit naman natin ang negative. Okay na. Kasi ito yung positive natin. Ito. Ito yung may inline fuse na 15 amps na inilagay ko. Kasi sabay ko na ikakabit yung MDL tsaka yung dual horn. So kung MDL lang, 5 amps lang. Kung dual horn lang, 10 amps. Pag parehas, 15.
15 amperes source ng power. Yun yung amp draw ng dalawang install kong accessories. Nanagay lang natin dyan. Pause, may ako nakabit. Yan, okay na yung positive at negative na ikabit ko na. So, ito yun. Ito yung positive. Yan, nakatap yan sa positive papuntang battery. Ito naman yung papuntang negative. Yan, negative yan ang battery. Ito. Negative, tapos positive. So, kabit na natin yung positive terminal ng battery. Tinanggal ko kasi. So, mas maganda kung magwa-wiring kayo, tanggalin nyo muna yung positive terminal para hindi kayo mag-ground. Kabit natin yun, tapos test natin yung dual horn. Ah, nabit ko na yung battery. Try naman natin yung busina natin. On muna natin yung motor. Ignition, tapos busina. Yun, yung tulog niya. Parang kotse. Yan, okay na. Nahinang ko na to. Itong mga positive at negative. Okay na. Nahinang na lahat. So ito, electrical tape na lang. Tapos imising ko na lang yung wiring niya. Imising ko ng maayos. Imising ko muna. Cable management. Yan, okay na yung dual horn natin. Ito yung relay niya. Ito yung wiring dito. Ayos ko na. Yan, nakita nyo na kung paano siya install. Dali lang naman. Mahirap lang talaga yung fairings na pagtatanggal, no? Medyo nahirapan ako dun sa fairings. Kailangan kasi talagang tanggalin yung upuan. Pero yung installation mismo nung dual horn natin, madali lang siya. Konti lang naman yung i-wiring mo. So, sundan nyo na lang yung diagram para hindi kayo malito. Screenshot nyo na lang kung mag-install kayo nyan. Basic installation lang yan. Marami pang iba ang paraan ng pag-install ng busina. Meron yung switchable sa stock horn. Pero ako, okay na sa akin yan. Actually yan, yung dual horn na yan. Halimbawa, nagparehistro kayo. Tapos sinabi nila na bakit hindi stock horn. Ang gawin nyo, bunutin nyo yung isa. Alin man dun sa high and low, bunutin nyo yung nakakabit sa kanya. Pag binusinan nyo yan, tunog stock na. So, ganyan na lang gawin nyo kung sakali na medyo mahigpit yung pagpaparehistrohan nyo na branch ng LTO. Pero so far naman na pinaparehistro ko si bit at si click, wala naman naging problema. Kahit yun yung busina ko na naka-install na Bosch FC ito. Medyo malaki kalakasan siya. O parang nga siyang ano, tunog sedan na mga kotse. Kaya para sa akin okay yung tunog. Hindi sobrang lakas. Sakto lang. Kaya pala ako nag-install niyang dual horn. Siyempre, napakahina ng stock horn eh. Tunog ano, tunog ibon na maliit. So, napakahina niya. So, mahirap yun. Kapag halimbawa naglo-long ride kayo tapos ang takbuhan nyo is high speed, overtake kayo or may nagkamali na nabubusinahan nyo, hindi kayo maririnig kasi nga may na yung stock horn. Kaya nagkabit na ako ng loud horn na ito, nga dual horn na Bosch. Ito yung pinaka okay sa akin. Meron iba ginakabit mga snail horn, mas malakas pa. Iba tunog track. Kaya na bahala, pero para sa akin okay na itong ganitong tunog. Saktuan lang. Naranasan na kasi dati namin ni OBR na ano, muntik ng mabangga kasi may tricycle na bigla kumabig, binusinahan ko. Malayo pa lang ako, binusinahan ko na. Eh, stock horn yung gamit ko noon. Kay Honda Beat pa yon dati. So, may tarlak yung bino. Tignan kami yung mabangga, bigla kumabig. Buti nakaiwas ako. So, dahil doon, kaya ako nagpalit dati ng dual horn or ng loud horn. Kasi nga, para mas madinig ako pag bumubusina ako. For our safety yun, yung dual horn diyan, basta ingay lang. Mas maganda kung maririnig ka talaga ng kapwa mo motorista, lalo pag mabilisan na yung takbo. So yun nga, ang ginawa ko na lang, pinaghiwalay ko na yung vlog para mas detailed yung bawat vlog. Mahirap kasi pagka pinagsama ko, masyadong ahaba din yung video. So yung next nga natin is yung MDL. Although sabay ko silang in-install, magkahiwalay na vlog para mas okay yung detalyado, no? Pagka mas maintindihan nyo yung pag-install nilang dalawa. So, yung link ng dual horn tsaka yung mga ginamit ko, mga relay yan, lagay ko lahat sa description yan para kung sakali na gusto nyo nga na kayo na lang ang mag-install, pwede nyo nang ma-order sa Shopee. Yan, Shopee yan eh. Yung nabilang ko yung Bosch na relay na yan, ano mismo, Bosch mismo. So, Shopee mall siya. So, dito nga siguro tapusin yung vlog. Next vlog natin yung MDL na JCM1. Alright mga bro, ride safe!
CCTV, no? Kalang maluwag.